Para sa iyo ba ang freelancing? Pag-usapan natin naman natin yung mga marketing strategy. Hindi naman marketing kasi hindi naman ako nag-aaral ng marketing. Pero yung mga approach or tips siguro para maka-attract ka ng client. Kasi yun ang worry natin eh sa mga nag-freelance. Iniisip natin paano tayo makakuha ng kliyente. Paano tayo makaka-attract ng tao. Makakakuha ng prospect. Unang-una, avoid self-entitlement. May mga nakikita kasi ako na pag meron silang nakikita ng prospect at lalapit sila sa isang prospect, doon agad sila nang gagaling sa kung sino sila. Parang demanding agad ang dating nila. Para sa akin ha, pag bago ka lang o nagsisimula ka pa lang, nagpapakilala ka pa lang, hindi naman agad-agad manager agad yung hihingin mong sahod, di ba? Basta alam mo sa sarili mo yung value ng work mo at hindi ka insecure. Kung secure ka sa sarili mo, hindi liliit ang tingin ng tao sa'yo. Yung value ng work mo, alam mo yung value ng work mo, hindi maliit ang tingin ng tao sa'yo. Hindi yung sinasabi nila na kasi ang laki ng ginastos ko, so ganito, hindi biro, nag-aral ako ng ganito. Walang kinalaman dun yung kliyente mo. Isipin mo, investment mo yun. Diba? Hindi ka naman makakapag-offer ng service mo kung hindi ka nag-aral, hindi ka gumastos, diba? So, anong i-offer mo? Halimbawa, gumagawa ka ng cake, tapos may pupunta sa'yo na kliyente sa pagpapagawa ng cake, order ng cake. Sasabihin mo ngayon na mahal ang pag-aaral ko dun sa culinary. Magkaiba yun dun sa self confidence, so kumpiyansa mo sa sarili mo, tsaka yung self-entitlement. Tanggalin natin yun. Number 2, identify your target market. Isipin mo ngayon, ano ba yung target market mo? Sino-sino? Gusto mo ba mga mayaman lang? Kung itong mga katamtaman lang, so in-expect mo, maliit lang to, hindi ganun ka big time agad. Ikumpara mo, yung prospect mo na mayaman, nagkaroon ka ng mayaman o kumita ka ng malaki, pero madalang naman. Ikumpara mo naman sa meron kang mga prospects na tama lang, hindi ganun kalaking kita, pero madalas, di ba? Lagi kang may income. So, tingnan mo. So, identify mo, ano ba yung target market mo? Or, much better, huwag ka nang mamili ng market. Inclusive mo na lahat, di ba? Okay, isa pa sa mga tips ko lang is magkaroon ka ng go-giver mindset. Hindi ko alam kung narinig nyo na yon, pero yung go-giver mindset, obviously, magkaiba siya sa go-taker mindset. Kasi yung go-taker mindset, maikahahambing ko siya dun sa rakitero. Rakitero lang, na pag nakakita siya ng prospect, ang unang naisip niya agad, makaraket. Sa go-giver mindset, hindi ganon. Ang shift ng focus niya ngayon, uunahin niya muna yung ano ba yung pwede niyang maitulong? Ano ba yung maibibigay niya na servisyo niya? Or yung produkto niya, ano ba yung maitutulong ng produkto niya dun sa tao? Para ka kasing nag-i-invest or nagtatanim. May mga pagkakataon, halimbawa, kagaya ko na ang trabaho ko ay service. Siyempre, may yung ano dun, time, di ba? Oras, tapos pagod natin. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi may iwasan na kailangan mong magbigay or magtanim ng konti. It will not require much from you na sige na nga, ibibigay mo na lang, tapos free na lang. Mali naman yon. Ang sinasabi ko, pa konti-konti, magbigay ka ng mga solicited advice,
magbibigay ka ng konting tips na hindi nag-expect na kada buka ng bibig mo may bayad agad. It's a proven strategy. Mas malaki ang potential niya ng return sa'yo. Kagaya nung nagtatanim, di ba? Pag nagtanim ka, mas malaki ang potential niya na lumago. I mean, mas malago yung babalik sa'yo. Okay, lastly, be genuine dun sa mga tao sa pagkikipag-usap mo, sa pagkikipag-communicate mo. Kasi maraming tao gumagamit ngayon ng strategy or catchphrase na "I just want to help you." Pero ang sincerity kasi ng intention mo kasi nakikita kung how you will react to a negative response. Meron akong example na merong nag-offer sa akin ng someone is offering me something na ganito, I want to help you, I want to ganyan. Agree naman ako na makakatulong sa akin. Pero hindi naman agad-agad, oh dahil makakatulong ka, okay, convince ka na agad. Kuha ka na kaagad, di ba? May mga pagkakataon kasi for some reasons na hindi muna, so medyo sasabihin ka, gusto ko yan, pero sorry ha, sa ngayon, parang hindi pa posible. Or, bawa kung kagaya ko na sa service, na medyo negative ang response sa'yo, initially, ang reaction mo, positive pa rin. Kung nakikipag-communicate ka sa kanya, ituloy mo lang. Kasi, yung nangyari sa akin, yung kinikwento ko nga, nung nalaman niya na medyo negative yung response ko, ayun, sinzone na lang ako sa para sa akin, kita mo kaagad yung attitude mo. Be genuine with people. Kasi doon masusukat talaga yung sincerity ng sinasabi mo. Kasi ang labas kasi, ang dating kasi, talagang gusto mo lang kumita. Tapos pa nung makita mo na wala kang mahihita, wala na, hindi ka na nag-communicate. Doon pa lang, check ka na. Off yun. Kasi, pwedeng, kung hindi man ako, pwede kitang ma-refer sa mga kakilala ko. Kasi nakita ko yung sinseridad mo. Makipag-communicate ka. Sabi ko nga kanina, di ba, it's more of relational. Simple kumusta lang. Alam na niya na ito yung produkto mo, ito yung ino-offer mo, ito yung servisyo mo. Pero hindi ka mag-o-open nung about sa'yo. You keep the people na mga, yung network mo, i-keep mo sila. Hindi yung, okay, wala pala ako dito mapapala eh. Mali yun. Okay, lastly, bago ko mag-work na ulit ako, masasabi ko lang, trust God talaga. Sa lahat naman ng endeavors natin, kay Lord lang naman tayo aasa eh. Kasi kahit anong galing natin, kahit anong mga strategies or tips or approach ang gawin natin, kung walang pagpapala sa Panginoon, we can do nothing. At ayun nang, ito pala. At ayun na nga, mga kaibigan, maraming salamat sa panunod nyo. Hanggang sa muli, at kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na and click the notification bell. Nakikita niyo yan. Sa Tacloban yan eh. Kapwa arkitekto nagbigay sa atin ng trabaho. Pwede ko bang i-shoutout ang pangalan niya? Bawal ata magsabi. Secret daw siya eh. Ayun, maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless.